Mommy, the trip is tomorrow, sabi ni Jason na nag-jump sa upuan niya. I know baby, we'll take you to school tomorrow before you go. Sabi ko, sabay tulak ng isang baso ng orange juice sa harap niya. Pumasok si Hayden na inaayos ang kanyang kurbata. Inilagay niya ang jacket niya sa isa sa mga stool bago naglakad papunta kay Jason para halikan ang noo nito. Aalis na ako, sabi niya, sabay lakad sa counter sa gilid ko. Umuwi ka ng maaga, please. Sabi ko sa pagkuha ng jacket niya at tinulungan siyang isuot iyon. May meeting lang ako, babalik ako kaagad pagkatapos ng lunch. Napangiti ako nang hinalikan niya ako sa lobby. Nakangiti akong tumango, sige, muli niya akong hinalikan bago lumabas. 32 weeks na ako at paranoid siya sa pag-aakalang mababasag ang panubigan ko kapag papasok ako sa trabaho. Kaya ngayon na-stuck ako sa bahay. Sinabi ko sa kanya, na may natitira kaming kaunting oras, pero si Hayden ay si Hayden. Bumuntong hininga ako at lumingon kay Jason na naglalagay ng baso sa counter. Come on baby, it's time, sabi ko, sabay kuha ng school bag niya. Tinulungan ko siyang ilagay iyon habang naglalakad si Carlos sa kusina. Good morning ma'am, sabi niya, nabahagyang tumango sa akin. Good morning Carlos, sagot ko at inilipat niya ang tingin niya kay Jason. Ready to go little boss? Nakangiting tanong niya ng bahagya. Yes, excited na sabi ni Jason bago lumingon sa akin sabay halik sa pisngi ko bago tumalon mula sa counter. Napabuntong hininga ako sa galaw niya. Don't do that, sabi ko at natatawa niyang kinuha ang kamay ni Carlos. Bye mommy, Matt, napasigaw ako na nakayakap sa kanya. God, I missed you. Bumuntong hininga siya sa kaniyakap ako pabalik. How are you? Tanong niya habang hinihila ako. Good. Ngumiti ako. Bumaba ang ngiti niya sa tiyan ko. You look beautiful. I know right. Napangiti ako, at nilibot niya ang kanyang mga mata habang nakangiti. Natatawang hinawakan ko ang braso niya. Come on, we have a lot of catching up to do, sabi ko na inakay siya sa sala. Pumasok na kami at umupo na rin ako habang ganun din ang ginawa niya. How was your break? It was nice. Just missed home. And you guys. Kung kaya ko lang mabuhay ng walang pasok. Siya ay napabuntong hininga. Iyon ang gusto ng lahat. Umisi siya, you're the one to talk. I don't think Hayden let you go to work. Hindi na ako pumunta noong nakaraang linggo, with the twins on the way, hindi ko alam kung gaano karaming oras ang mailalaan ko para sa aking shop. Napabuntong hininga ako sabay takbo ng kamay ko sa tiyan ko. Tumawa siya ng mahina. Anong iniisip mo, ibinebenta? O ibenta mo lang kalahati? No, ayoko sa ngayon. Ipapaalam ko sa iyo kung may desisyon ako. Ako ang abogado mo. Siyempre gagawin mo. Kailangan mo ako, sabi niya, at napangiti naman ako. Kake, I'm actually surprised na pumasok sa trabaho si Mr. I'm obsessed with my wife. Pinanliitan ko siya ng mata. Hindi siya obsessed sa akin. Umuso siya at mas lalo ko siyang pinandilatan. He is not, inulit ko. Yeah, of course. Sarkastikong sabi niya. Babalik daw siya after ng meeting. Ipinaalam ko sa kanya. So sabi mo gusto ni Mike na magkabalikan kayong dalawa. Napangisi siya. Oo, pero hindi ako pupunta. Nagpapahinga ako. Nakakainis ang relasyon. Nakinig ka man lang ba sa sasabihin niya? Itinanong ko. Oo, tumango siya. Pero ayoko pa rin. Hindi mo na siya mahal. Hindi ko alam. It just got so complicated. Hindi niya alam kung ano ang gusto niya noong kami pa, at ngayon ay bigla na lang niyang gustong simulan ang lahat. Gusto ko ng stable na relasyon. Pagod na ako sa mga laro niya. Sabi niya, sabay suklay ng kamay sa buhok niya. So he can go to hell. I will find better. Of course you will. But how is my favorite little monster? Tanong niya at tumawa ako. School, they are going on this trip to visit a farm with the school, paliwanag ko. Oh God, baby is growing up. Okay ka lang ba? Mapanuksong tanong niya na ikinakapulupot ng braso sa balikat ko. I hate you, napabuntong hininga ako. Tumawa siya sabay halik sa pisngi ko. The little monster will be fine, you know him. Ngumiti ako ng mahina. Oo. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng kamay ang tiyan ko. Alam mo ba ang mga kasarian? Umiling ako. Nope. Gusto naming maging surprise. At, Pia. Lumingon ako, bago ngumiti nang ilagay ni Hayden ang susi niya sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakadikit kay Matt habang nakatitig sa kanya ng masama. Hayden, napangiti ako ng husto habang tinutulungan akong tumayo ni Matt. Umuwi ka ng maaga,
Akala ko nag-lunch kayo ng mga partners mo. Sabi ko na naglakad palapit para bigyan siya ng halik. Umalis na ako pagkatapos ng meeting. Sabi niya sabay tingin sa likod ko. Naalala mo si Matt? Tanong ko sabay turo kay Matt. Ungol niya habang papalapit sa amin si Matt. Nice to see you again. Sabi ni Matt sabay alis ng kamay. Inulit ni Hayden ang paghawak sa kamay ni Matt. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Matt was on trip at ilang buwan na kaming hindi nagkikita, kaya bumisita siya. Tahimik lang si Hayden na nakatingin sa kanya ng blanko bago inilipat ang tingin sa akin. How are you? Tanong niya at hinawakan ang mukha ko para mapatingin ako sa kanya bago nilagay ang kamay sa tiyan ko. Ayos lang ako. Ngumiti ako. So you're having lunch with us? Ngumuso siya bago tumango. Okay then. I will inform Carla. Sabi ko. Go freshen up, at bumaba ka na para makakain na tayo. Bahagya niyang pinandilatan si Matt bago naglakad palayo. Bumuntong hininga ako at lumingon kay Matt na nakangisip. Napaka-friendly ng asawa mo, sabi niya at natawa ako, at hinawakan ang kamay niya para ihatid siya sa kusina. No, I'm serious. I've never seen such a welcoming man. Hindi ba niya alam na gay ako? Oh, alam niya, napabuntong hininga ako, but Hayden is Hayden. Well, he better learn to accept another man in your life. Or I'm gonna have a wonderful time pissing him off. Natatawang sabi niya. Bakit ayaw mo kay Matt? Tanong ko agad pagkapasok namin sa kwarto. Sa buong oras na kumakain kami ng lunch. Tahimik lang siya, maikling salita lang ang sinasagot niya. Ang pagiging ganap na bastos. At alam kong nakakatawa si Matt sa buong sitwasyon. Patuloy niyang binibigyan ako ng cute na palayaw kaya pinandilatan siya ni Hayden ng lahat. Hindi ko sinabing hindi ko siya gusto. Hindi mo na kailangang sabihin. Ni minsan hindi ka ngumiti. Sabi ko. Ayoko nang nakangiti. Sabi niya, sabay tanggal ng jacket niya. Inilibot ko ang paningin ko. Pwede ka namang maging jerk minsan. Nagkibit-balikat siya sa pagtanggal ng t-shirt niya. Alam mo yon nung pumayag kang pakasalan ako. Napangiwi ako, you're unbelievable. Sige. Bumuntong hininga siya habang naglalakad palapit sa akin. I'm sorry. Hindi sa akin. Dapat humingi ka ng tawad sa kanya dahil sa pagiging masungit mo. Ngumisi siya. Tia, ikaw lang ang taong hihingian ko ng tawad, sa tabi ng nanay ko. Please, isa siya sa mga best friend ko. Gusto ko makilala mo rin siya. Wala kang dahilan para hindi siya magustuhan. Well, wala rin naman akong dahilan para magustuhan siya. Sabi niya, sabay halik sa akin. Ibinaling ko ang ulo ko sa gilid. Sometimes, you make me want to commit murder. Umiti siya, sabay takip sa gilid ng mukha ko. Come on baby, give me a kiss. No, sabi ko, sabay balik ng ulo ko sa gilid. Please, paulit-ulit niyang hinalikan ang pisngi ko. Isang munting halik lang. No, inulit ko, hindi mo alam kung ano ang tiny kiss. Bigyan mo lang ako ng halik, sabi niya sabay halik sa pisngi ko, tapos sa panga ko. Nakakainis ka, umisi siya. Alam ko, napabuntong hininga ako. Gusto kong subukan mong maging mabait kay Matt. Bumuntong hininga din siya bago tumango. I will. Aniya at agad na idiniin ang labi niya sa akin. Napabuntong hininga ako at napatingin kay Jason na nasa backseat. If something happens, you ask your teacher for a phone and you call me immediately. Yes, mommy. Are you sure you want to go? You can stay here, you know. And we can do something fun. Sabi ko at napatawa ng mahina si Hayden na napatigil sa pulang ilaw dahilan para mapatingin ako sa kanya. Baby, relax. Uuwi siya mamayang gabi. Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Muli akong napangiti habang nakatingin sa labas. Ayokong pumunta siya. Umiling siya bago tumingin sa akin. Daddy, Carlos calls me little boss, sabi ni Jason. Yes, I've noticed. Do you like being called that? Tanong niya nang maging berde ang ilaw. Yes, but I'm not little. What about just boss? One day, if you work really really hard. If you don't then you will stay little boss, sabi ni Hayden. But I always work hard. I know. So why I can be it now? I can take your place. Kumalakhak si Hayden. And what am I going to do if you take my position? Sleep, I suggested. No, I love making money. Natawa ako ng mahina. So you don't love working, you just love making money. I like both plus the power. Napangiti ako at binalik ang tingin kay Jason.
Kininto ni Hayden ang sasakyan sa harap ng school at mabilis na tinanggal ni Jason ang seatbelt. "Don't move," sabi ni Hayden na bumaba ng sasakyan. Paikot-ikot siya sa kotse nang pagbuksan ko siya ng pinto. "I said don't move." Bumuntong hininga siya at kinuha ang kamay ko para alalayan akong lumabas ng sasakyan. "Seryoso ka, dapat na natili sa bahay." "No, gusto kong magpaalam sa baby ko." Hinawakan ni Jason ang kamay ko at nagkatitigan kaming naglalakad papuntang school. "Okay baby," sabi ko at hinila siya palapit sa akin. "You call me right away if you need anything, okay?" "Yes mommy." Nagsimulang lumuha ang aking mga mata, "and please be careful." "I love you mommy," sabi niya, sabay halik sa pisngi ko at tumawa ako ng mahina. "I love you too." "Oh," nag-I love you si Jason sa mommy niya. Tumawa ang isang boses kaya napatingin kami sa kanya. Nakilala ko siya, siya ang batang inaaway ni Jason noong nagme-meeting ang mga magulang at guro. "Masasabi kong I love you to my mommy and make you airy," Jason snapped and walking to him, pero mabilis kong hinawakan ang braso niya. "That's my boy," nakangiting sabi ni Hayden. Napatingin ako sa kanya para makita siyang nakatingin kay Jason ng may pagmamalaki. Ibinalik ko ang aking tingin kay Jason upang makita siyang nakatitig sa bata na nagsimulang umatras. "Jason," lumingon siya sa akin. Siya ang nagsimula. "I know," I smiled kissing his head. "Daddy and I are gonna go now." Pinuhat siya ni Hayden. "I know how you are, so for your mommy's sanity, which is my own, don't hurt her. Don't break any bones." Tumawa si Jason, "Yes daddy. See you tonight." Ngumiti ako sabay halik sa pisngi niya. Ibinaba siya ni Hayden. "Bye." Kumaway siya sa amin bago tumakbo papunta sa grupo ng mga bata. Napakunot ang noo ko nang hawakan ni Hayden ang kamay ko at nagsimulang maglakad palabas. Tahimik kaming bumalik sa sasakyan. Tumulong siya pabalik at pumunta sa driver's seat. Tumingin siya sa akin at tumawa nang makita niya ang pagkunot ng noo ko. "Baby, umasta ka na para siyang sasakay sa hukbo. Siya ay pupunta sa isang paglalakbay sa paaralan at babalik ngayong gabi para sa hapunan." Napabuntong hininga ako. "Alam ko honey, wala ka namang pasok ngayon diba?" "Nope, we go home, and you go back to bed." "Hindi ako inaantok. Uyat ka kung gusto mo, pero matutulog ka pa." "No, hindi ko alam." Pinigilan niya ako. "Titanic." "Well, I mean, if you insist." Umiling siya. "Baliw ka." "Well, ganyan ang nangyayari kapag masyado kang nakakasama ng lokong lalaki," sabi ko sabay tingin sa kanya. Natawa siyang umiling-iling. "Hindi pero seryosong usapan," sabi ko. "Nag-crave ako ng pizza." "Sige, if you go to bed, magluluto ako ng pizza at pupuntahan kita ng Titanic. At ice cream. At ice cream," tumango siya. Flashback. Lumabas ako ng washroom ng restaurant kung saan ako nagdi-dinner kasama sina Hannah at Matt. Sabik na sabik akong umalis doon kaya napabuntong hininga ako nang may nabangga akong balikat sa braso ng kung sino. "Palagi ka bang nakakabangga ng mga taong ganyan?" sabi ng isang pamilyar na boses habang abala ako sa paghimas sa balikat ko. "Gawa ba sa bakal ang lalaking ito? Masakit ang bagay na ito." Napatingin ako sa kanya, at agad kong nakilala ang lalaking nakabangga ko ilang linggo na ang nakakaraan. "Sorry," tahimik kong sabi na sinusubukang maglakad paikot sa kanya pero hinawakan niya ang braso ko. Huminto ako at tumingin lang sa kanya. "Handsome man. Gorgeous man. Piece of art. At ngayon nagiging weirdo na ako. I'm Hayden," sabi niya, sabay lahad ng kamay niya sa akin. "Sophia," sabi ko sabay kuha ng kamay niya. "How old are you, Sophia?" tanong niya. "You don't ask strangers for their age, it's rude," sabi ko sabay alis ng kamay ko. "When I don't mind being rude." "So ilang taon ka na?" tanong niya muli na nakasandal sa dingding. 18, weirdly nasagot ko na nagpapasalamat sa Diyos na ako ay naging 18 noong nakaraang linggo. "Good, good. Pwede ba kitang ihatid bukas ng gabi?" Napatingin ako sa kanya. "Bakit?" "Gusto kong malaman ng higit pa tungkol sa iyo. Ano sa tingin mo? At bakit?" Tumingin siya sa akin ng nakataas ang kilay. "I like you. Para maibigay mo ang number mo at tatawagan kita mamayang gabi para sa mga detalye." Tinignan ko siya kung seryoso ba siya. Gusto niya akong ilabas. Pero hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang ay pangalan niya. Ligtas ba ito? Paano kung may subukan siya? Well, isa siyang stranger.
Kaya niyang saktan ako for all I know. O baka gusto niya lang akong paglaruan. Stranger panganib, tama. Okay, you know what? I should give you my number. And then you can call me instead. Sabi niya sabay abot sa akin ng card. Kinuha ko ang card at tumingin sa kanya. Paano kung ayaw ko? Kung wala akong marinig mula sa iyo sa pagtatapos ng linggo, alam ko ang iyong pangalan. I can find you just from it. Sabi niya at lumapit sa akin at itinulak ang isang piraso ng buhok sa likod ng tenga ko. Although mas madali kung tatawagan mo na lang ako. I really want to know more about you. Nagpakawala ako ng kinakabahang buntong hininga. Pinagsalikop ko ang mga palad ko habang bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Napaatras ako ng isang hakbang at tumalikod para maglakad pabalik sa mesa. See you soon, Kia. Pinalit ko ang tingin ko sa kanya. It's Sophia. Bye, Kia. Umiling ako at bumalik sa table kung saan naghihintay sina Hana at Matt. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.